Hi guys! I am Feb of Legitrix and sa video na ito ay tutulungan ko kayo kung paano mag-verify ng GCash kahit walang gamit na ID. Pero kung bago lang po kayo sa channel na ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-subscribe ang aking channel at i-click na din ang all notifications para pag meron kaming bagong video ay updated ka. Pero bago ang lahat, kung gusto mo ng mga video na gaya neto na nagbibigay ng mga libreng internet na tutorial at nagbibigay din ng mga gaming tutorial at iba pang tutorial, ay tamang-tama na nandito ka sa channel ito. Pero bago muna tayo magpatuloy, ay intro muna. So ngayon guys, ay tuturuan ko kayo kung paano i-verify ang inyong mga GCash kahit wala mga ID. Paano nga ba natin ito gawin? Sundin lang ang steps sa video na ito. Ito ang gagawin lang natin ay i-open ang ating GCash application. Pagkatapos ay ilagay yung MPIN natin or MPIN. So yan guys, GCash to ng kapatid ko and this was verified kahit walang ID. So ngayon guys, ano ang gagawin natin para ma-verify ang ating GCash kahit walang mga IDs? Ang gagawin natin ay i-click itong profile na nasa ibaba. Pagkatapos niyan ay i-scroll down po natin ito. At dito ay i-click natin itong help option. So ngayon guys ay meron po kayong makikita na submit a ticket at sa ibaba ay meron po kayong makikita na your tickets. Ang pipiliin po natin ay submit a ticket. So dito guys ay i-fill up nyo po itong form na makikita nyo ngayon sa inyong mga screen. Paano nga ba natin to i-fill up? Ang gagawin nyo ay i-fill up dito yung email address. For an example, eto yun guys, gabriellajane@yahoo.com. Make sure lang guys na inyong mga email address na ilalagay dito ay active po. Para pag mag-email si Gika sa inyo, ay diretsahan na po silang mag-email at makaka-receive kayo within 24 hours to 48 hours. Pagkatapos nyo malagay yung email address ninyo, ang next yung gagawin ay ilagay ang inyong registered full name. For an example, eto yun guys, Gabriella Jane Trinidad. So, ang next yung gagawin pagkatapos yung malagay ang inyong mga registered full name ay ilagay dito yung mobile number ninyo. For an example, so ito po yung example ng ating mobile number. Pagkatapos nyo po malagay yung mobile number, ay pipiliin po ito yung concern category. Dito sa concern category ay meron po kayo makikita na I can't log into my GCash app at iba pang options. Ang pipiliin nyo lang ay account verification. Pagkatapos sa account verification, ay itap itong my valid ID is not on the list. So pagkatapos nyo pumatap ang my valid ID is not on the list, ay dito naman tayo sa message box. Before muna tayo maglagay ng message sa ating message box guys, meron tayong dalawang requirements kahit hindi tayo gumagamit ng ID para pag-verify ng ating mga GCash. Isa na doon ang enrollment form o kaya school registration form. At ang ikalawa ay parental consent or parent consent. Saan nyo nga ba yan makikita yung enrollment form? Humingi lang kayo ng copy sa inyong school para makakuha kayo ng enrollment form. Pero sa parental consent naman, ay gumawa lang kayo ng parents consent kung saan doon nakasaad na meron kayong consent sa inyong mga parents sa pag-verify ng inyong mga GCash. So ngayon, dito sa ating message box, ang ilalagay nyo lang ay kagaya nito. There is no other options in submitting my ID or documents. Instead, I want to submit a parental consent for my account to be fully verified or semi-verified. Thank you. So pagkatapos yun guys, ang next yung gagawin ay i-fill up itong ID submitted for verification. Dito ay meron po kayong makikita na mga IDs, ang i-click nyo lang ay others. And dito po sa others ay meron po tayong makikita na next, specify here. So ang ilalagay nyo po dito sa specify here, ang parental consent. Ang next yung gagawin guys ay ang attachments.
Ano nga ba ang ilalagay natin sa ating attachments? Ang unang gagawin nyo guys ay mag-take ng selfie na hawak ang inyong mga parental consent. Make sure lang guys na clear o makikita yung parent consent ninyo habang kayo ay humahawak ng papel na ito. I advise na humanap po kayo ng magagandang camera sa Play Store o kaya sa inyong mga store sa inyong phones na mas clear po ang inyong mga captions. So pagkatapos nyo pong mag-take ng selfie, hawak yung parental consent, ay i-attach nyo yan dito sa attachment. At pagkatapos nyo pong ma-attach sa attachment, ay i-click ang submit. Pagkatapos nyo pong maklik ang submit, ay maghintay lang po kayo ng 24 hours to 48 hours hanggang ma-receive ang email galing kay GCash. So pagkatapos nyo pong mag-submit, ay makaka-receive po kayo ng email na kagaya neto. Your ticket ng submission via GCash Help Center. At malalagay po dyan yung message kagaya ng List of Accepted IDs at sa ibaba ay meron mga Student ID, PIN ID at iba pa. Pag meron po silang email kagaya nito na marireceive ninyo ay mag-reply po kayo. Paano nga ba mag-reply? I-click itong More sa ibaba at i-click ang Reply. So dito guys ay mag-submit kayo ulit ng letter of message kagaya ng ginawa nyo sa Help Center. Kagaya ng there is no other options at etc. So pagkatapos yan guys, ay huwag kalimutang i-attach yung pictures or selfie habang hinahawak nyo yung parental consents. At pagkatapos nyan, ay i-click lang yung send na nakikita nyo sa itaas. Pag meron pa po silang requirements na kinakailangan nyong i-submit, ay gawin nyo lang guys. Isa sa mga problema sa ating pag-submit na mga consents ay hindi clear yung documents. Paano nga ba natin yan isa-solve? Bumalik kayo sa itaas, dito sa concern category ay meron kayong makikita na account verification, and dito ay meron kayong makikita na I received an SMS that my ID or biometric selfie was not accepted. I-tap nyo lang yan. At pagkatapos yung matap yan, ay the same pa rin yung message. Yung concern category lang yung change ninyo. At mag-submit ulit. Pag meron lang error guys. In terms sa inyong mga sinubmit na selfies. Pagkatapos yan guys, ay meron po kayong makikita na your ticket numbers dito sa ibaba. Pag meron po dyan nakalagay na solve pero hindi pa rin kayo verified, ay mag-submit lang ulit ng documents. Paalala lang guys, walang 100% assurance sa ating pag-verify ng ating GCash na walang gamit na ID. Pag hindi pa rin kayo ma-verified gamit ang parental consent, ay mas magandang mag-apply na lang kayo ng government IDs or kahit anong IDs na nasa kanilang mga accepted list. Dahil sa pandemic ngayon, ang GCash management ay nagkakaproblema in terms sa ilang mga ticket numbers or mga reports. Maghintay lang po tayo ng 1 to 2 weeks hanggang ma-verify ang ating GCash na walang gamit na ID. Kung meron pa po kayong mga tanong in terms sa ating GCash verification without using ID, meron po tayong comment section sa ibaba, i-comment lang yung mga concerns ninyo para masagot po natin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click na din ang notification para pag meron kaming bagong video, ay updated ka. Maraming salamat po. Keep safe.